Kasi tinatanong na kung kumakanta ka pala. From Marites, kay Ma'am Marites S. yes po. Siguro yung singing ko kasi, ano, since I was young, yung kanta ko is parang, ano lang, it's just a hobby. Parang libangan ko lang noon. Tapos may din ako mag-video-video, okay? Kami ng mga sisters ko, kami pa sa bahay. Meron kami niyan. Well, dati ano lang, dati sumasabay lang kami nung sa ano, sa dati meron pa kaming CD, sumasabay lang kami ng kanta-kanta. Tapos minsan kapag lalabas, minsan nagka-karaoke kami. Yun po, parang doon lang pa ako nag-ano nung pagkanta-kanta. Until na maging ano ako, Christian. And then I've decided na maging part ng music ministry. Kaya hanggang sa naging worship leader po ako. What else? Question daw po ni Ma'am Red Butterfly 38. How to be you po? Ano po ang mga beauty routine niyo po although you already naturally beautiful? Ah, wow, thank you. Ano ba? Actually, wala akong beauty routine. Ano kasi, dati kasi, nung hindi pa ako nakakasama sa vlogs ni Rab, wala talaga akong nilalagay sa mukha. Kasi siguro, mas doon ako nasanay and even parent, kasi mami kasi namin, ganun din, parang simple. Siguro, yun, kaya nakagista namin, parang simple lang. Okay na ako sa pulbo. And ano lang, lipstick or lip tint. Yun, so yun nga, nasa mga nakasama ako kay Rab, edi naglalagay na ako ng sunscreen, yung Bello, yung Sun Expert, or yung tinted screen nila. Para lang, ano, may protection kasi, ano, pag lagi ka nasa araw, kailangan mo din ng protection. Especially ngayon, may pinaghahandaan kami ngayong month of April, so kailangan kahit pa paano medyo medyo healthy looking naman yung skin, medyo glowing kahit papaano. And recently lang, parang mga few ano na rin, session na rin kami na may nagkailangan namin sa with yung collagen with ano with vitamin C tas minerals kasi gabi yung exposure namin outside. May question din po sa akin regarding sa mga previous jobs ko and ano to po ba yung last job ko before kami nagkakilala ni Idol Rab, ni Kalinga Rab. So, ito, siguro ikikwento ko na lang yung aking, sa regarding sa aking naging previous job, sa aking career life, kasi para ano, isang discussion na lang. So, ang first job ko is at Cebu Pacific Air, and I was designated sa NAIA Terminal 3 as a check-in agent and also known as customer service agent noon kasi ang ano kasi namin is pag sa check-in agent ka, yun na sa regarding sa luggages and also sa pagpapaboard ng mga passengers. So, assigned ako in domestic and international. And next to that, nagkaroon pa ako ng job sa hotel. I've been a hotelier as an executive receptionist. So I was assigned doon sa lobby wherein andun yung president and vice president with their secretaries. And meron din pa ako sa travel. I've been in travel industry for 3 years, almost 3 years. And our customers are Aussies, Australians. So, yun, siguro yung talagang parang gusto ko kasi mag-explore nun. Talaga hinasa ko yung sa akin skills and capabilities. Kasi, iba pa rin kasi yung, ano eh, marami kang learnings. Kasi everyday is a learning itself. And iba pa rin yun kung ano yung career na tinatahak mo at that very moment. Marami ka nakukuhang knowledge din eh. So, gusto ko rin marami akong matutunan systems. And, yun, marami akong natutunan systems dyan. Tsaka yung how to multitask, tapos yung communication skills ko, and yung pag-i-interact, especially sa guests, you know, how to handle complaints, irate customers, so kailangan ganun. So, na ano ko dyan, kumbaga yun yung nahasa ako dyan. And dun sa last job ko, I was a membership services associate. And yung prior pandemic yun talaga yung naging work ko
yun nga, and I've decided to go home. I decided na umuwi dito sa Bicol kasi nga dahil parang tumataas na nga kasi yung cases ng ano no, ng sa COVID. So that's why I decided to go home. Hindi namin nakalain na magsa-surge yung cases. Nakala namin makakabalik din kami in few months. So but then parang nagka-problema nga din kasi na when it comes to operations, lalo na kapag ano, mahirap kasi magkaroon ng hawaan. At saka hirap din mahawa noon. So parang health is wealth din kasi. So parang worried din kami noon na lumala pa yung cases. So ayun, nung nandito na nga ako sa Bicol, so dahil hindi ako sanay ng ano, matagal nang nakatenga or walang trabaho, I decided na parang dahil may kakilala ako nagsabi na mag-ano ako dun sa isang ano dito, company dito sa Bicol. Para ka maging productive lang ba ako everyday. That's why pumasok ako doon. It's like a job order kasi. It's like for, in-extend pa nga ako din eh. So I've been there for like almost 6 months. Kasi at the same time, hindi lang ako naka, ano, sa bahay. While waiting ako doon sa previous company ko kung ano yung magiging, ano namin doon. Kung ano yung magiging setup and all. And then, na-discuss ko naman yung in regards to that kasi mahirap din yung parang moonlighting kasi ang magiging ano nun eh. Ay, na-discuss ko naman yan and it's okay lang naman kasi sa yung previous company na magkaroon ka na muna ng current, ano, ng current job kahit pansamantala lang. Kasi, ano, iba pa rin kasi kapag may work ka eh. And also, ayoko rin naman maging, ano tawag doon yung parang tambay sa bahay, ayoko na maging dagdag. Maging another expense lang ako ng bahay, sa bahay. Kaya yung gusto ko at kaya paano, nakakatulong pa rin ako sa parents ko. Nag-offer sila ulit ng rehiring na parang kinukuha ulit ako na pumasok ulit sa kanila. But then until I met Rob, that's why I decided not to go back na. Kasi parang napag-usapan naman namin yun eh. So yun, that's why I stayed here in Bicol. Yun. Pero so pinili ko yung yan, kasama siya. Yun, na tumutulong kami. And I love what we are doing. Iba yung talagang knowledge and skills na nakuha or na yung part sa akin ng mga previous jobs ko. Pero yung iba kasi yung fulfillment naman ng feeling ko sa ngayon dahil sa gagawa namin sa mga taong nangangailangan. Iba kasi yung feeling na iba yung nakikita mo yung progress at nakikita mo yung saya, yung ngiti sa mga mata, sa mga bibig ng mga tinutulungan. Siguro I think it's his will na yun na mapunta rin ako sa ganitong mission. And even dun sa naging job ko here in Diet, kahit in few months lang, na-offeran din naman ako na mag-apply for a regular position. So, for me to be able to acknowledge that offer, nag-exam naman ako and I passed that examination. So, waiting na lang for the vacancy, yung ilalatag ng HR department sa vacancy nung position na pwede akong dumiretso mag-apply. But then, nung nabigyan naman ako, hindi ko na siya ipinursue kasi siguro hindi, ano, maybe, I don't know kung ano nangyari doon, pero parang may something na doon sa will siguro, or yung ano na, parang hindi ako pinush na tumuloy doon. Medyo may ano kasi, may doubt as to why hindi ako nag-pursue doon sa offer na yun. So, until then, yun nga kasi, yun na nga na-meet ko nga si Rob, and then, yun, ngayon, iba na, okay ako sa kung anong meron ngayon at kung ano yung ginagawa namin sa mission. Ayan. And meron pa ding question. So, medyo mahaba pala yung naikwento ko, no? So, it's really like autobiography talaga. Yung naging discussion, naging ano ko dito. Shinare ko sa inyo. Pero, sana di kayo magsabang pakinggan. And now, my question dito is, do you see yourself having kids? And if so, how many? Yes. I see myself having kids, but ang naiisip ko lang talaga is actually like 2 or 3. Okay na, enough na ako sa may boy and girl. But it depends kung anong will ni Lord. Kung ano ibigay. If ever na yun na nga, magkaroon na kami ng sariling pamilya once we get married. And what is something you used to believe
about relationship but no longer do. That love is a fairy tale. Yung parang mga pinapakita sa mga ano, sa mga parang all happiness, parang yung walang problema and all, but the real thing is when you're in a relationship, talagang give and take, and you have to adjust and you have to understand your partner for you to be able to work. Kasi saka yung communication talaga is important. Love and respect must be there, at hindi dapat yun mawawala. At lalo syempre yung trust, kasi ang hirap mo naman na nasa isang relationship ka without trust. Iba talaga yun. So yun, combination yung mga yan eh, yung na-mention ko. Love, trust, respect. And of course, kailangan laging andyan si Lord, si Jesus, sa gitna ng relationship ninyo. Kasi iba talaga pag yun ang foundation. Sobrang iba yung magiging under ng relationship kapag andyan siya sa gitna. Nagtatanong rin po, marami rin nagtanong kung kailan daw po ang aming kasal. But ito po is na-mention na namin that is on April. Eh, malapit na po siya. Just 2 months na lang siguro. Malapit na. April 2022. This year na po. And ang tanong dito kasi is kung ano na yung theme. Kung ano yung theme ng ano namin wedding. That is classic vintage. And meron din po tayong question na if have you ever been disappointed by someone? Well, of course. Na-experience ko na siya. Hindi lang ito sa by your lover. But ganito sa someone na pinagkatiwalaan mo. But then, you've been disappointed. But that's life eh. And minsan kasi pag na-experience mo yun, mas maano yung understanding mo eh, mas lalawak, and you've got to realize na, or you've got mag-iisip ka na baka niya nagawa yun, kung ano yung reason, and then until then you will be able to accept kung ano yung reason na yun. And in life kasi really is acceptance is the key. Kung ano man yung mangyayari, you have to accept and you have to move on in life. And that's how we grow din eh, as a person. Kung ano yung mga na-experience natin in the past, doon talaga tayo mag-grow. Mas magiging ano tayo eh, mas magiging tayong malawak mag-isip. So my question is, actually it's not a question, but yung fun fact about me. Fun fact about me. Ano ako eh, matatakotin ako sa insekto. Lalo na ano, ipis, yung halos magkakapareho na itsura. Yung ipis, salagubang, mga flying keme. Takot ako dyan. Nakaka pa yung feeling na dumikit na siya dyan. Eh grabe, sumisigaw ako niyan. Saka yung ano, takot ako sa yung big spiders. Siguro yung maliit kaya pa eh, pero... Ayan, sorry, gumalaw yung cam. Yun, so, as I have mentioned, yung sa spiders, takot-takot dyan. Lalo na yung malalaki. Ewan ko mga ating kinatatakutan pag sa insekto. Tsaka ano, yung malaking, kahit yung maliit nga na kuhol, sa amin kasi tawag doon is atol, yung nakikita sa rice field. Yung malalaking ganun. Ayoko nun, didiri ako doon. Ewan ko siya kung takot o diri. Basta something like that na rin kasi... Si mami nga, pinaprank pa ako niyan, tinatakot ako. May hahawakan siyang malaking ganun, kuhol. Tapos igaganyan sa akin. Ako umiiyak na, siya tumatawa pa. Di ba? Ganun yung mami ko. And yun eh, actually, she is one of the coolest moms na kilala ko. Napakabait nun, napaka ano nun. Tsaka, parang friend, ano yun eh. Parang friend, barkada ko lang din yun si mami. And, what else? So, may nagtanong na rin sa akin kung gaano kami karaming magkakapatid. Na-mention ko na to before. We are 7 na magkakapatid. Actually, we're 8. It's just that yung sinundan ko, baby pa lang, namatay na siya. And junior siya ni daddy. So, he is Kuya Junjun. He died like 5 months old dahil sa heart failure.
Ayan, so we're 8 na magkakapatid. Panganay naman is babae, sa Ate Jill. Her name is Jill Marion. Meron na siyang dalawang anak. And siya yung nagtatrabaho sa government. And next to her is my brother, si Joshua Michael. Siya yung nagtatrabaho sa... siya yung seaman. And next to him is another sister, Diana Bestapia. Meron na siyang girl, baby girl, and masusundan na rin. And another sister na naman, Daphne Athena, nurse din siya sa Riyadh, and papunta na rin siya ng Qatar, sasama na rin siya kay ate. And then, yun na po yung sumunod sa ate ko, kay Daphne, is yung junior ni daddy. And his name is Alvin Jr., Alvin Tapia Jr. Siya yung namatay ng 5 months pa lang. At ako yung sumunod sa kanya, kay Kuya Junjun. So, my name is Jacqueline. Next to me is yung teacher kong kapatid. Her name is Madison. And our youngest is a boy. His name is Cedric. Siya yung digital animator din. Same as Rab. Yan. So, marami na rin po akong questions na nasagot, and sana nag-enjoy po kayo dito sa answering your questions vlog ko po para sa inyo. And maraming salamat po dun sa mga naglatag at mga nagbigay ng tanong, at sana po ay nag-enjoy po kayo sa vlog kong ito. And kung meron pa po kayong suggestion for my next vlog, just comment down below. And maraming salamat po sa inyong support, ha. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!